Natin yung design niya. Ang gagawin po natin, ipitin po natin ng laking sanding sealer to para lumabas yung design niya. Saka natin papatungan ng kulay para umabol. Okay, ngayon magtitimpla tayo ng pampenetrating wood stain. Ang gagamitin lang natin ay sanding sealer. Tapos wood stain. Ayan, may sukat ako para hindi nawawala sa ano, tsaka ito. Ito yung wood stain, pwede po yung pagaluin. Pampantay ng kulay. Ayan. Kailangan mas marami po yung sanding sealer talaga. Hindi pwede kasing dami sila ng stain. Okay, ngayon. Okay, ngayon dinoble ko na po ng wood stain para mag-dark. Ayan, kung okay na po sa inyo itong ganitong kulay, i-sanding sealer nyo lang po ulit, tapos top coat nyo na po. Pero ang gagawin po kasi namin ay dark yung kulay ng mga pinto, kaya papatungan pa namin to ng mas dark.
Kung okay na po sa inyo ganitong kulay, okay na po to. Bali tatapos ko na lang. Abangan nyo na lang po kung paano namin dark to. Diba? Ito. Pakita mo to. Ayan, kung ganitong kulay, okay na sa inyo, tatapkot nyo na lang po yan. Bali itong mga design ng pintuan, ilabas na natin. Kapag dinark po natin to, itong mga design na to, medyo mawawala yan kapag nakadark na. Ayan. Uulitin nyo lang po ng wood stain. Tapos bubulihin nyo po ng brush para pumantay po yung kulay. Ayan, ganito lang po yan. Patapos nito, sanding sealer ulit. Ayan. Okay. Yan, ganyan. Yan, huwag masyadong ididiin para yung gitna ay yung mga butas-butas hindi malagyan. Yan ang magiging aspe niya. Yan. Mamaya kapag alam mo na lahat, upo na ako. So, share it sa'yo. Two joints! Dark na po natin gamit yung sanding sealer tsaka wood stain. Okay, andito yung isa. Ayan, medyo halata naman yung design niya. Kahit dark siya, medyo nahalata kasi nilagyan natin ng konting aspe yan sa design. Ayan. Okay.